guys, in today's video, pag-uusapan natin ng isa sa pinaka-the best na engineering career advice na tanggap ko sa buong buhay ko. So ngayon, i-share ko yan sa inyo. What's up guys? We're heading to the field again, and again, and again, and again, and again, and again. I-meet ko ulit yung designer kasi may problema ulit. Alam mo no? Nakakainis na itong mga problema ba? Walang katapusan. Alam mo yung feeling na akala mo may solution na. Ang ending, wala pa pala. Paasa! Yung problema nung una is sa north side ng street. Ngayon, sa south side naman ng street yung may problema. Alam mo, na-realize ko, kaya nagsusulputan itong mga problema na to dahil yung project is hindi siya na-design ng maayos. Kaya nagsusulputan ngayon itong mga problema na to. Anyway, we still need to keep moving forward, so yun lang, laban lang talaga. Okay, bye. So guys, hindi na ako nakapag-explain sa field dahil sobrang na-busy na ako sa site nung time na to. So, ngayon ko na na-explain sa inyo, okay? So initially, ang problema dito is ang flow line. So kung makikita nyo dito, alam niyo yung excuse me po! So kung makikita nyo dito, itong tabi nitong sidewalk, itong driveway approach, yan yung gutter, di ba? So yung gutter, dyan dumadalo yung mga tubig. O ano ba, kunwari umuulan, ganyan. So nangyari ang problema dito, hindi nagpa-flow ng maayos yung tubig. So imbes na mag-flow yung tubig going east, pababang ganyan, nagsistay lang siya, nagsistay lang yung tubig dyan. So mali yung elevations. So nangyari dito, kulang pala yung mga survey points na nilagay nung designer dun sa plano. So sa survey points, yun yung napapakita ng mga elevations ng isang area. For example, dito. Buti naman at nasolusyonan. So yan, nagawa nila ng paraan. Yan, nabuhusan na nila yung driveway approach, sidewalk, at yung curb and gutter. So importante na tama ang flow line sa isang street o sa isang daan para hindi mag-stuck ang tubig dyan. Kasi kung mag-stuck ang tubig dyan, may tendency na mas maagang mag-deteriorate yung street dahil may tubig na nakastuck dyan, di ba? So dapat, as much as possible, yung mga tubig is na-flow siya papunta sa mga drainage at sa mga kanal. So yun yung importansya niyan. Kung makikita niyo naman dito sa likod, so tawag dyan ay wheel loader. Basically, ginagamit yung equipment kung mag-transfer ka ng mga, for example, ng mga lupa or ng mga heavy load sa site. So nakita nyo dito, itong taong to, yung naka-vest ng kulay yellow ba yun o green? Yan yung foreman. Yan yung kausap niya, yun yung project designer. So ngayon, de-debate sila kung ano bang nangyayari sa field. Yung time na yun, di na ako nakisaw-saw. Kasi nga, nagdi-discussion sila, sinong may mali. So parang middleman ako between the contractor and the designer. So ayoko makialam sa kanila. Pero syempre, may mga input pa rin ako, but as much as possible, ayokong sumaw-saw. So nangyari dito, ito na yung south side ng street, ng daan. So, pinag-uusapan nila na paano ba yung elevations dyan na hindi siya maging katulad dun sa problema sa north side. Kung makita nyo hawak ng foreman, ang tawag dyan ay isang level tool. So, parang digital yan eh, ang hawak niya. Digital level yan siya. Basically, ang purpose ng level is to establish a horizontal surface. Sa level tool na yan, sa gitna niyan, parang merong small glass tube na parang may liquid sa loob and may air bubble. So dun mo malalaman kung level ba yung area na yan. So importante guys, sa bago mo gamitin yung mga level, dapat na-calibrate mo na yan. So pag bagong bili mo yung level na tool, usually may instruction yan eh kung paano may calibrate yung level. So kailangan na-calibrate yan para mas precise yung angle or yung slope na makuha mo pag ginamit mo yun. Isa pa pala guys, gusto ko lang i-share na importante ang mga traffic control devices sa isang construction site. So makikita nyo dito, may open trench na parang barricade dyan, di ba? So importante yan, kasi ganito yan guys. Usually pa may construction, prone yan sa mga aksidente, di ba? So pag may mga advanced measures ka na nandyan, may warning sign na sa mga tao or sa pedestrian pag naglalakad sila dyan. Kasi alam nyo guys, may mga tao na may mga tao na sobrang wais. Kasi ganito yan. For example, maglalakad sila sa construction site tapos sa disgrasya sila. Alam niyo bang pwede nila isue yung contractor or yung city or yung government agency na nag-handle ng construction na yan? So may isang time guys na may isang old lady na na-trip siya sa isang uplifted na sidewalk. Then since wala mga warning signs doon na may uplifted sidewalk doon, alam mo, kinasuhan niya ang city. Alam mo, magkanong danyos na hiningi niya? $1 million! 1 million dollars!
syempre unethical naman yun, 'di ba, na parang magpapadisgrasya ka diyan para lang kumita ng pera. But may mga taong ginagawa 'yan, so mas mabuti nang safe tayo, 'di ba? It's better safe than sorry. Okay? Tama? So guys, ngayon chinek ko ang ating subscriber count. Nasa 49.5k pa tayo. So 500 subscribers pa para maging 50k tayo. So i-announce ko kung sino yung makukuha sa ating pag-giveaway o pa-raffle pag na-hit na natin 50k subscribers, okay? So ngayon habang naghihintay tayo guys, kailangan ko ng tulong nyo. Kakapalan ko na mukha po ha. Guys, sumali ako sa PBB. Tapos ngayon, kailangan daw nila na i-share and i-like yung mga posts sa mga social media accounts. So, guys, kung marami kayong time dyan, iniingi kong tulong nyo. Pangarap ko talang pumasok sa PBB. Sino bang hindi, di ba? Siyempre, exciting naman doon sa loob ng bahay ni Kuya. Malay mo, doon tayo makahanap ng forever. Niniwala na ako sa forever. Magmula nung nakilala. Kung may time kayo guys, pwede pa pumunta kayo sa Facebook page, sa Facebook account ko. So ang pangalan ko is Maru Rico. Nagpost ako doon ng audition video ko sa PBB. Kung pwede, paki-like lang nun, or paki-heart, or any reaction na gusto nyo, then paki-share na rin nung post. At sa Instagram ko naman, paki-hit rin nung heart doon. Maraming salamat ng marami. So guys, tong advice na to is na kuha ko or sinabi sa akin nung mentor ko ngayon. Hindi siya mentor, but katrabaho ko siya. Matanda na siya, siguro mga 65? I don't know. 65 years old na ata siya ngayon. Siya yung nagbigay na advice na to. Ang sabi niya, engineering is a lifelong educational career. So, hindi ibig sabihin na after school, tapos ka na. Trabaho na lang. Sa engineering, kailangan you're always open for learning. For example, sa experience ko ngayon, so sa everyday na pumapasok ako sa trabaho ko, meron akong natututunan na panibago na namang mga bagay. Actually, mas marami ka pang natututunan pag nasa field ka, at nasa site ka na, at nasa office ka, compared kung nasa school ka lang at nag-aaral ng mga theories o ng mga principles. Kailangan, as an engineer, ano ka, open ka for learning. And you never stop learning. Dahil ang only way para makuha mo ang benefits ng or full potential na benefits ng isang engineer is to continue learning. Dahil sa tuwing natututo ka, stepping stone mo yun eh. For example, ngayon, assistant engineer ka pa. Pag nag-handle ka na ng mga projects, nag-take ka ng mga exam, or ng mga seminar, yan, natututo ka, diba? So, meron ka ng mga bala na pwede mong gamitin para mag-apply ka na naman sa higher na position. Kasi nung una, akala ko after school, tapos na, di ba? Kaya nga, after 5 years, sabi ko, yes, graduate na, makakapagtrabaho na ako. Yun pala guys, sa engineering, continuous process siya, continuous learning siya. So hindi ibig sabihin na graduate ka na, tapos ka na. Pag nagtatrabaho ka na, kailangan mo pa rin mag-learn sa workplace mo, sa environment, bago mong environment, and mga bagong mga engineering na trends, para at least updated pa rin ang skills mo, hindi ka magiging outdated. So, always be open for learning.